Tarlac. Ang opisina po na yan ay dyan po may mga tao ang mga pugo ni Alice Go. Narito ang latest update ngayon kay Mayor Alice Guo. Talaga namang lumalalim na nga ang investigasyon patungkol sa kaso ng illegal na operasyon ng pogo sa ating bansa. Marami na ang mga nai-involve na matataas na opisyal sa gobyerno. Una nang inakusahan ng vlogger na si Tuto Kausing, si Senator Lito Lapid, na di mano isas sa kanyang mga lupa sa Porac, Pampanga ay pinagtayuan ng pogo na inagaw daw nila mula sa mga magsasaka sa Porac, Pampanga. Lumabas din ang pangalan ni Senator Bongo na di umano isa siya sa mga protektor sa pogo at siya di umano ang nagpapasok sa mga puganting Chinese sa ating bansa. Dalawa pa sa mga senador ang di umano nasasangkot rito at ito nga ay isisiwalat ni Tuto Kausing sa kanyang mga susunod na vlogs. Naging mainit din ang pangalan ni dating Presidente Rodrigo Duterte na kung saan pinagdududahan pa ito ng mga senador, lalong-lalo na si Risa Hontiveros. Matapos niyang ilabas ang larawan na ito na kung saan makikita magkasama si Mayor Alice Guo at former President Rodrigo Duterte. Ang pinagtataka rin ng mga netizens at maging ng mga senador ang paglabas-masok ni Mayor Alice Guo sa bahay ni former President Rodrigo Duterte. Ano kaya ang malalim na koneksyon ng dalawa sa isa't isa? Kayo na po ang bahalang humusga. Samantala, isang general karamat ng PNP ngayon ang nai-involve din sa illegal na operasyon ng pogo na kung saan siya daw ang nagbibigay ng tip kay Mayor Alice Guo kapag isasagawa ang raid sa pogo. Patuloy namang iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang mga matataas na opisyal na di umano sangkot sa illegal na pogo sa ating bansa. May mga tao sila dyan na nagbabantay. Ngayon, narinig ng aking source na may tumawag na hinahanap ang boss ng Bamban Pogo. At nang hinanap at ibinigay sa boss at sinabihan sa boss at narinig niya yung sinabi na ano na kayo, sumibat na kayo. Kasi mamaya po mga bago mag-alas 12 ay lulusob na po ang grupo ng CIDG or Criminal Investigation and Detection Group. Ang tanong ko, at bakit naman na nagbibigay? Ang sagot ko, sigurado ko yung nagbibigay niyan ay very much concerned sa pogo sa Bamban na gustong-gusto niya hindi mahuhuli ang mga tao dyan. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan ay ito po. Wala na kong ibang nakita na dahilan kung sino. Si General Karamat na siyang hepe ng CIDG. Totoo ba yan, General? Sagutin mo ko, General, kung totoo yan. Bakit ko nasabi na si General? Si General ang aking tinutukoy. Isa ang dahilan. Sapagkat, yung hepe ng unit ng CIDG na nag-operate sa Bamban Pogo na si Colonel Buyakaw ay tinanggal at itinapon sa CIDG unit sa Mindanao. Bakit mo tinapon yan? Ha, General Karamat? Ha? Ipaliwanag mo yan. That is grave misconduct. Grossest than ever. Sobra-sobra ginawa mo yan, General Karamat. Sa tingin ko, ikaw, bibigyan kita ng pagkakataon. Bibigyan mo ako ng mensahe kung ano ang iyong paliwanag dito. Pwede mo sabihin na hindi ikaw, pero ipaliwanag mo kung bakit na maaga pa lang ay nabigyan na ng sikretong impormasyon ang grupo ni Alice Go na para mabigyan sila ng pagkakataon na makasibat bago dumating ang grupo ng Presidential Anti-Crime Commission na pinangunguluhan ni General Gilbert Cruz at kanyang spokesman na si John Winston or Winston John Casio. Si Dr. Winston Jet Casio at saka si
si Mr. Kidato. So anyway, dahil sa maagang pagpaalam na papasok ang CIDG, ang naging resulta, nagulat na lang ang aking source nung nakita niya sa loob ng pugo, biglang nagsialisan ang daming mga sasakyan, SUV, mga kotse, nagsialisan sa compound ng Bamban Pugo. Nagsitakbuhan, umalis, hindi na malaman kung saan pumunta. So ngayon, ang iba pa na nangyari, biglang naghanap, nag-ipon ng tinatawag na mga grinder. Yung grinder. At ano ang ginamit sa grinder? Ang ginamit, ang ginawa sa grinder, ay ginamit nila pang tanggal, pang bukas ng lahat ng vault. Ang vault na yun po, lahat ay mahigit 10 na vault. Ang vault dyan ay siguro kasing laki ng, sabi ng aking source, mga isa't kalahating dupa. Ah, dipa. Dupa kasi, tag-Ilonggo na salita. O siguro, isa't kalahating dipa pataas at isang dipa pahaba at isang dipa o mahigit din paano ang kapal. So sa loob ng malaking vault na yan ay naroon din ang maliliit na vault. Sa loob ng maliliit na vault nakalagay po ang maraming dolyares, US dollars, maraming mga 500 pesos, maraming mga 1,000 pesos, punong-puno po yung vault na yun. At ang meron pa doon na nakalagay ay mga Rolex na relo. Hindi ko bakit maintindihan bakit mahilig itong mga Chinese sa Rolex na relo. So marami doon punong-puno po yun. Yun ang sinabi sa akin ng A1 source. Na habang minamadali nila ay siyempre itinakbo nila yun. Nung tinakbo nila pa isa-isa hanggat sa nang lumabas na sila, yung iba doon ay pumunta sa Puntana. Kaya nga sa Puntana, nung isang araw nakalipas, ay nahuli ng paok ang ilang mga boss na Chinese ng Bamban Pugo. So yan po ang nangyari at kung bakit 167 na lamang ang nahuli ng CIDG doon sa loob ng Bamban Pugo. So, yan po ang katotohanan. Ibig sabihin, kahit sa loob ng PNP may traidor, ang nakakaasar pa dito, ang traidor ay general pa. Ayon po sa aking A1 source, si General Karamat ay isa sa mga police officers na tumatanggap ng buwanan na payula mula kay Alice Gu. So, ang iba niya nakatanggap dyan ay si yung general o director general o hepe ng Region 3 Police Office. At that time, yung hepe ng police office ay si General Jose Hidalgo. Tapos, yung provincial director pa ng Tarlac ay binibigyan din. So, ngayon, ang binibigay po ay hindi basta-basta. Kung sa Huweteng, ang binibigay ay buwanan na matigkalahating milyon sa hepe ng isang bayan o isang lungsod, sa kanila po milyon ang pinag-uusapan na binibigay ni Alice Gu. Okay? So, yan po ang sinumbong sa akin ng aking source na talagang malapit na malapit kay Alice Gu. So, ano pa ang nangyari? So, ngayon, dahil dyan, ay sabi ko nga, naitakbo nila ang maraming mga Rolex na relo, mga maraming dolyares, at maraming mga peso na tag-500 at tig-1,000. Kaya yan din ang dahilan kung bakit 167 na lamang ang naabutan ng paok. So ngayon, isa pang dahilan kung bakit na nagsuspet sa ako kay General Karamat ay sapagkat ang nag-apply po ng search warrant ay ang CIDG at pinangungunahan niya ni Colonel Buyacaw. Kasi sila nag-apply, so kung CIDG, ibig sabihin
si General Karamat ay may tauhan din na kasapi sa team ni Colonel Buyakaw. At iyon ang nagbigay, nag-text o tumawag. Siyempre, ayaw ng mga pulis magkaroon ng record, kaya tawag sila. So, tumawag para sabihin na nabigyan ng search warrant ng Malolos RTC itong si Colonel Buyakaw at lulusubin na lamang kinabukasan ang pogo na sa Bamban. So, iyan po ang tunay nangyari. So ngayon, paano natin ang tanong dito, paano natin mapapaganda ang buhay ng Pilipino kung ang sarili nating mga opisyal sa pulis, sarili nating mga opisyal na nagbabantay, nagtumatanggap at nag-i-issue ng Certificate of Live Birth, na tumatanggap ng application ng late registration, ay hindi ginagawa ang trabaho nila kung ang ating Immigration Bureau ay binababoy nila ang trabaho nila at ginagawa ng paraan at nauso dyan ang visa upon arrival at doon nauso ang pastillas na trabaho ng mga pastillas gang. Sasalubungin, marami pong mga Chinese ang dumating sa Pilipinas na may passport, ang iba wala pang passport, dumarating sumasakay lamang sa eroplano. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport ay may sumasalubong na sa kanila na mga grupo ng pastillas gang at kahit walang passport, bibigyan na kagad ng visa, ipoprocess. Ang bigayan dyan ay minimum of 200,000 pesos sa bawat tao na dumarating. So, iyan po ang totoong nangyari sa ating bansang Pilipinas. So, tayo na mga tao na wala sa kahit anong opisina ng pamahalaan, at maraming mga tao dyan na mga Pilipino na nagtatrabaho bilang contract of service o di kaya job orders ay naghihikahos, nagtitiis kahit na kukunti ang sweldo, beyond o below minimum ang kinatanggap na sweldo, pagpatuloy pa rin ang trabaho at napakatapat pa rin sa servisyo kahit na walang mga benepisyo. So, pero ito yung mga opisyal natin. Matataas na nga ang mga sweldo, binibenta nila ang kanilang karangalan at integridad at sinisira pa nila ang kanilang trabaho at binababoy ng gusto, ininsulto ng gusto ang ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbenta, ng pagtatrabaho, pagsuway sa kanilang trabaho, pagsuway sa utos na kung ano ang dapat nilang gawin. Pero mo, ilang beses mangyari, binigyan ng Philippine Statistics Authority ng certified certification na mayroon siyang birth certificate. Pero sa pinagmulan, kagaya kay Mr. Willie Ong na drug lord, ay binigyan siya ng PSA ng authenticated na birth certificate. Pero nandoon sa pinanggalingan sana na Malolos Civil Registrar's Office ay wala. So, paano nangyari na nagkakaganon? So, yan po ang problema natin po, sistema natin, ang ating mga opisyal ay hindi tapat sa tungkulin. Kasi sugo po yan ng pera. Ang problema sa ating Pilipinas ay bansa na maluwag. Maluwag pa kaya tawag sa atin Banana Republic. Kaya kung ganun nilang, madali lang tayo babaliin. So, ganun po nangyari. No? Binigay, maaga pa ang impormasyon kay Alice Go. Kaya umalis sila ng maaga at ang nadatnan na lang ng PAOK ay 167 katao at nadatnan nila ang vault. Bukas na. Nung nadatnan nila, at least may nakuha pa sila kung ilang million. Pero ang dami-dami, punong-puno lahat ng ano'y mahigit 20 na maliliit na vault na napapaloob sa isang malaking vault. Ang laman nun ay punong-puno ng dolyares at pera ng Pilipinas at mga Rolex na rilo. Yan po ang sinabi sa akin ng aking A1 source. So ngayon, ang dagdag pa sa akin ng A1 source ay ganito. Si Alice Go po ngayon ay umalis na. Hindi malalaman kung nasaan at hindi na nagpapakita. So ginaya ang ginawa ni Kibuloy at ni Bantag.
So ganon kasi ang ating bansa ay isang bansa na madaling dayain ang lahat para makumita lamang itong mga sindikato. So ganon po yan. Sa ngayon hanggang dito lang muna ang aking isisiwalat at marami pa akong matinding isisiwalat. Pero nakikiusap ako sa inyo na sa pagdasal nyo ako na lagi akong mag-iingat para hindi ako matsambahan ng mga kampon ng mga demonyo. Kasama na si Alice Go, kasama dyan si Lito Lapid, kasama dyan si Bong Pineda. Ah, yan ang mga babantayan ninyo. Kasama rin si Bantag. Hoy, Bantag. Ah, pagpakita ka na Bantag, sumuko ka na kung talagang hindi ikaw ang pumatay kay Kaper si Lapid. Sumuko ka at tanging yan lamang ang paraan at wala ng iba para mapatunayan mo na hindi ikaw ang nagpapatay kay Kaper si Lapid. So, ngayon, yan ang pakiusap ko sa inyo, sa lahat. Ipagdasal nyo lamang ako. Nakikiusap din ako kay ano, kay Mr. ano, kay Attorney Bumbit Abad, na ipagdasal din ako. Tinetext ko siya na live ako ngayon. Nagtext siya. So, yan lamang po ang aking pakiusap at malay mo, baka swertihin din tayo at pag manalo tayo na senador for the first time in history, kayo makakakita ng totoong senador na ang senador na siyang totoong konsensya ng bayan. So, iyan ang may ipangako ko sa inyo. Tutulungan niyo ako para sa inyo itong ginagawa ko. Hindi ito para sa akin. Kasi pwede naman akong mabuhay habang buhay hanggat sa abutin ako ng aking katandaan na ganito lamang ako. Sapat na ang aking pamamaraan para ako'y mabuhay sa akin, sa sistema ko. Pero, ayaw ko na na hindi ako natutuwa na makita ko lang na nagpapabaya lamang ako kung nakikita ko ang bayan ko ay nagdudurusa, kung ang kababayan ko ay kinatapakan, at kung ang kababayan ko ay hindi nakakakuha ng katarungan. Kaya lahat ng mga kababayan ko, kahit anong relihiyon kayo, Kristiyano o Muslim, lahat po insaala sa mga kapatid ko na mga Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa mga kapatid kong mga Kristiyano, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yan po, and we, sabi ng Panginoon na pinaniwalaan ko, I am the way, the truth, and the life. And it is only, no other can set us free, but it is only the truth. Kaya, magtatawag na lang ako at mag-out na ako. So Desmond Laksabana, magandang umaga. Mariska Anderson, ingat lang parati. Norman Santa Maria, God bless. Bernardo Mendiola Ignalagin, good AM. Tapos Dor Formax Diesel, attorney, kausing mabuhay ka at tuloy ang laban. Salamat sa mga katotohanan. Salamat yan. Violeta Bacamonte, amen. Tapos praying for safety, no? John Estacio, God bless you. Doc Bunyog, Estrella Mariano, mabuhay ka, ingat lagi, salamat. Henry Jenry Sayo, always take care of yourself. Yes, I will always take care. All I need is I want to be reminded always of my safety. Antonio Rafael, question lang, sino ang nakikinabang sa pagkawala ni Kaper si Lapid? Duterte, wala na sa posisyon. E di, ang si Bantag pa rin nakikinabang. Kasi alam nyo, ito, bigyan ko kayo ng isang sekreto, nalalaman ko, nagpatayo habang nagtatago, si Bantag, nagpatayo siya ng tatlong mansyon. Ganun katindi. Hindi ko muna sasabihin kung saan. Okay? So, be safe. Totoo ka sin sabi ni Jesus Luz Luza. Jen Rizayo, good morning. Rodolfo San Jose, we will pray for you. Hindi na Toto Kausing for Senator. Thank you po. Bishop Ernie, good morning. Senator Toto, covering you with prayers. Thank you po. Dionisia Alpapara, ingat po lagi, sir. Nat Reese, Alice has a new name, as in Alice Gurgur. Okay, kaya doble ingat ka, attorney. Okay po. Lords William, mahirap kasing mahugasan agad ang ating ibang mga pulis dahil sa dati nilang Panginoon. So, Alan Daos Gaboyo, good day po sir. Dapat ang ibuto sa 2025
ay kagaya ninyo na may kakayahan na gumawa ng batas, huwag na po iboto mga walang ginawa ng mga senador. Ang aking pamantayan kung sino dapat ang iboto ninyo, alamin ninyo yung may karakter. Alamin ninyo yung mga taong tapat. Alamin ninyo kahit hindi masyadong matalino, basta tapat sa bayan. Basta hindi nagbebenta ng kanyang posisyon. Yan po ang inyong iboboto. At para makasigurado kayo, ang gagawin po ninyo ay ano? Buboto kayo ng lahat ng bago. Huwag nyo na iboto ang lahat ng mga nakaupo ngayon. Yun lang ang bigay ko sa inyo na tip. So, your Filipina page at 100,000 to 300K per month allowance ng general sa drug war. Allowance lang yun. Maliit pa yung kay Digong. Mas malaki ang allowance galing kay Alice Go. Kaya magugulat kayo pag sinabi ko na sa inyo kung sino-sino yung apat na senador, sino yung siyam na congressman, may mga mayor pa, at sinong gobernador that yung matanggap kay Alice Go. Malaki ang binibigay po. Malaki, hindi nila kayang tanggihan. Ganun po yun. At saka si Alice Go din ang may control dyan sa Pugo na ng Purak, Pampanga. Ha? Kasama niya, kaibigan niya si Lito Lapid na sumasakay lagi sa kabayo, ha? At nagpumupunta pa dyan sa Royal Golf Course, dyan sa katabi ng Pugo, dyan sa Purak, Pampanga, sa loob ng tinatawag nila na Grand Royal Palazzo na subdivision. Ari na Vinido Averion, abulis na talaga ang PNP, puro generals ng sabit sa lahat ng illegal, pati sa droga. Si good evening po, mag-ingat po kayo, palagi attorney. Alam niyo na baka ipagurgur ka ni Gu Huaping alias Alice Gu at Lito Lapid at iba pa. Tapos si Millions Kublag, attorney Totohanan and all, God bless, mabuhay to us. Tapos si Bernardo Mendiola Ignalagin, good morning po. Good morning, Kabunyog. Lilito, Elilibeth Mercado, magandang araw, Engineer Toto. Keep safe po, lagi. God bless you always. Si Idronel De La Cruz, maraming salamat po sa super sticker. Ay, bigyan niyo naman ako super sticker para naman makatulong sa aking kampanya. Please lang, kahit maliit lang po yan. Bigyan niyo ko sa Gcash ko, nakalagay naman dyan. Kahit man 10 piso na marami, kung 1 million naman na 10 piso, 10 million din yon na pang kampanya ko. Diba? Sigurado dapat ako yung kandidato ninyo. Dapat manalo ako, kahit tulungan niyo po ako. So, Juliana Critchfield, mag-ingat po kayo lagi, Katoto. Na mananalangin na lagi tayong iligtas sa kapahamakan. Kailangan po namin kayo para ikabubuti ng bayan. So, may teacher ako sa UP Visayas noon, si Ma'am Erlinda Causing. Kano-ano niyo po, sir? Sigurado ko kamag-anak po yun si Erlinda Causing. Janet T. Jesus Lusluso, Paulo Saison, criminal money kasi ang gold at jewelry di gaya ng pera na masisita. Ay, tama, no? Kaya pala may relo na Rolex. Magaling ka mag-analyze. Ganun pala yun ang kung bakit maraming may tao na pag may pera, puro jewelry ang kinatago. Lalo na relo na million ang halaga. O, Nelson Peña, tama, no? Hindi nga pala masasakop ng tinatawag na AMLAC, na anti-money laundering law, yung relo. Tama nga. Galing-galing mo. Binigyan mo ko ng ideya. So dapat, pag marami tayong pera, huwag na natin, baka na nakawin pa, ibili na lang natin ng mga gold at ipatago sa bangko yung ating mga gold. At kung mangangailangan tayo dahil tayo may emergency, madaling-madali isangla. So, Maya Paabak, Crispin Rivera, Dr. Engineer Toto Causing alias Toto Bunyog for Senator, ingat palagi. Nelson Peña, good morning, sir. Causing, listening from Baguio, Gavis, I agree. Good day. Okay. May natutunan ako. Ano bang salita ito? Salita ba ito ng igurot? Hindi ko alam. Bueno Balbieron Carta, dalhin na sa United Nations General Assembly ang pang-abuso ng China. Okay. Susan Ramos de Jesus. Okay. Erlijen Villarin, good morning. Sir Romana Gutierrez, kilos mga may-ari ng lupa, bawiin nyo na time to maniningil kayo. Desmond Laksamana, praying for a safety always. Ray S. 64, good afternoon, Attorney Toto Causing, watching from Northern California. Nerfe Estipuna Jokino, good morning, Idol Toto. Nelly Louie, hello, Attorney, watching from UK, new subscriber. Salamat po, Nelly Lou.
Joey Zelcita watching from San Jose, California, causing sa Senado 2025. Gizma Zinom, sobrang pag-ingat po, matitindi po ang mga sindikato sa Pilipinas. Snipers po ang hard killers ng sindikato. Tama po kayo. At saka naka-silencer pa yan. Joey Zelcita, booking na si Lito Lapid. Dapat alisin na sa Batang Quiapo. Oo nga, dapat alisin na si Pinuno. Manuel Toribio, good PM. Alolaya, good morning po, Attorney Engineer Dr. Toto Bunyong. Zene Tester, magandang gabi po, Dr. Kausi. Carlos Pinoza, Engineer Toto Kausi, magdubli ingat po din. Kayo at lagi ka naming pinagdadasal para maingatan kayo laban sa lahat ng masamang elemento sa ating paligid. So, Ricky Mantile, good morning, Attorney Engineer Toto Kausi. Yolita Bacamonte, I'm late. Okay lang, ando, umabol ka pa rin. Oh, ta. Okay, basta sino pa si Antonio Lampag, gusto siguro rin nikuting samahan sa ICC. Your Filipino page. No, dirty money, no to clean money, buy jewelries. Oh, tama no, one way of cleaning your money, buy jewelries. Ang galing, ang galing, ang galing, galing. Buy signature bags and luxury cars. Tama no, ang galing ng mga taktika. Antonio Lampag, gusto siguro ng konting sa si Dennis Diguia. Mag-ingat kayo, General Kausing, marami malaking isda ang nadadali ninyo. Sige po, Pedrito Fidel, good PM po, Toto, listening from Alberta, Canada. No, mamaya baka mga bisita ko, mapasyal ako sa Canada. Francisco Rosario Jr., pag-pray ka namin, Attorney Senator Toto, na manalo po kayo. God bless po. Gerardo Reyes, madami po kayo binangga. Okay, Marian Yolanda Hernandez, present, Dr. Toto. Revenge, sino yung PNP General? Si ang PNP General, sinasabi ko, si General Karamat, no? CIDG, KP ng CIDG. Norman Santa Maria, ingat po lagi sa Toto, God bless you. Mrs. Perez, bakit si Bato ang nasa Senado, walang kwenta, lalo na si Bunggo? E pinanalo lamang sila ng Smartmatic, kagaya kay BBM, kagaya kay Sara Duterte. Ang yabang-yabang nilang dalawa eh. Desmond Laksamana, the Pinedas are coming to my town. She is FP. Ganun na. City of San Fernando, Pampanga. So ibig sabihin, kaya pala pinatay nila yung tauhan, Vice Mayor ba yun? Nang kakampi ng mayor dyan si Kaluwag, ay aagawin nila ang corona sa San Fernando, Pampanga. Ay dapat lahat ng kabalin ko dyan sa San Fernando, Pampanga. You must resist. The only way for Kapampangans to survive and succeed in life, economically and politically, is only to drive away Bong Pineda. Eh, masama man, pero pwede natin ipagdasal na mawala na sana sila sa Pampanga. Hindi ko ibig sabihin kung ano ibig sabihin na mawala. Yulita Makaraig, PK, di ka mananalo, sabi ni Yulita Makaraig. Ay, kamag-anak ka pa naman ng aking kumari na si Odette Makaraig na taga-kan,